Hello guys, welcome back dito po sa aking YouTube channel, Alindog Comic. Muli po ito po si M.M. Mercialis. Samahan po ninyo ako mga kaibigan ngayong hapon na to ng Biyernes. Ayan, narito po ako ngayon sa station kasi kanina pong umaga nag-chat po sa akin yung pong asawa ni Kuya Eric. Kung matatandaan po ninyo mga kaibigan, si Kuya Eric, minsan na po nating natulungan, ano? Si Kuya Eric po yung nasa barangay sa East, bayan po ng Mercedes, at siya po yung may sakit. Ayan. Na kung saan nga po mga kaibigan, nag-aalaga lang po sa kanya ay yung kanyang asawa na ang kanya pong source, na ang kanila pong source of income ay walang iba, kundi po yung napakaliit na sari-sari store lamang po nila. Ayan. At may kahirapan din nga po sa buhay. Kanina po, nag-chat yung asawa ni Kuya Eric sa akin. Sabi niya, pupunta daw po siya dito sa station para po manawagan at magpa-interview po sa akin. Sabi ko, sige, punta ka ng 3 o'clock sa station. Kaya, andito po siya ngayon mga kaibigan. I-interviewin po natin siya para malaman po natin kung ano po ba talaga ang kailangan niya. Kung ano po ba talaga ang lagay o sitwasyon ni Kuya Eric, kung siya po ba ay lumalala, kung siya po ba ay talagang nasa panganib na ngayon, ano? Yan, malalaman po natin. Kasi nga sabi niya, biglang isinugo daw si Kuya Eric sa hospital nung nakaraang araw. Ate, magandang hapon. Sabi mo, isinugod mo si Kuya Eric nung Thursday. Oo. Anong dahilan? Kumusta na siya ngayon? Nahirapan po siya humingi kaya dinala ko siya ng ospital. Hindi na po siya kasi masyadong nakakain. Tapos sa bahay po kami, hindi na siya nakakagala. Sabi niya sa akin, dalahin ko na siya ng hospital kasi hindi niya na kaya. Kasi po, sumasakit na yung tiyan niya. Tapos nahirapan na po siya humihinga. Tapos pagdating ko po namin dyan sa hospital, sabi sa amin yung doktor, dahil daw po doon sa sakit niya, kaya hindi na siya nakakain masyado, hindi na siya nakakahinga. Tapos hirap na po siya ngayon. Sa ngayon po, hindi niya na po talaga siya tuloy. Kung kakausap ng maayos, nawawala po ako, nagsasama po, di ko lang paano gagawin po. Kaya po, ako nandito po ako sa estudyo na kolegyo, gusto po manawagan para natulong po para sa asawa ko na ngayon po ay nagsasacrifice ng kanyang sakit. Ay, nawagan po ako doon sa may mga mabuting kalooban. Habang kaya pa po ng asawa ko, sana po matulungan niyo po siya. Kasi wala ang pinagawa. Sabi po sa amin ng doktor, habang nakikita pang pag-asa. Kasi po, dito sa Camarines Norte, wala na daw po silang magagawa para sa asawa ko. Kailangan na daw po nila ng agarang super anong madali ang operation para po makasurvive pa yung asawa ko kasi nasusugat na po yung likod niya. Wala naman po akong magawa para matulungan siya. Hirap na hirap po siya. Halos umiiyak na siya sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Saan daw hospital na pwedeng operahan si Kuya Eri? Sabi po nila, sa orthopedic, pwede siyang maoperahan. Sa Manila? Opo. Kung saan siya pwedeng operahan, sabi sa amin, kailangan nyo na siyang operahan, dalahin nyo siya sa pwedeng mag-opera sa kanya, sa orthopedic, o kung saan mang hospital na pwede siya doon, kasi kailangan na po ng agarang operation kasi nangangalib na po yung buhay ni Eric. Sending ko na po kasi siya, hindi nakakatulong. Tumas
masakit yung tiyan. Tapos hirap na po siyang huminga. Ano ba talaga ang pinaka-findings ng doktor sa kanya? Meron daw po siyang tumor sa cervical spine na kailangan pong matanggal para magamot yung ibang sakit niya. Kapag ka... Kasi pag hindi daw po yun natanggal, hindi nang gagaling kung ano yung mga ibang sakit niya. Ibig sabihin may mga complications nang nangyari. Meron po kasi matagal na po sa loob ng 10 taon na siya na may sakit. Yan na po ang nabilisan ni nabulag na po siya. Noong 2017, napooperahan na po siya sa tulong ng foundation. Kaya lang po yung nasama yun, yung foundation na yung tumulong sa amin. Hindi naman po nila akong matulungan para dun sa sakit ni Eric kasi po hindi naman nila sakop yung sakit ni Eric. Talagang sa mata lang po sila, saka yung mga baliit lang, yun lang po ang sakop ng foundation nila. Kaya yung sa sakit ni Eric, hindi po kami natulungan. Pero kung sakaling mapa-opera si Kuya Eric, may anong sabi ba ng doktor? May posibilidad pa bang gumaling, maka-recover? May posibilidad pala kung gagaling si Eric kapag natanggal yung tumor. Kasi nasa labas naman daw po siya ng spinal cord. Nasa C3-C4. Kung sakali daw na matatanggal yun, gagaling pa si Eric. At kailangan niya din niya na mag-chemo. Yung nakarang linggo, nung linggo po ng pizza-gist, pizza 30 pa lang, dinala ko po siya ng hospital, pinapakibo na po siya ng doktor. Kaya lang po, wala po kami nung pera, pampakibo niya na nagkakahalaga, gadakibo niya ay nagkakahalaga ng 9,000. Kaya lang sa isang linggo, dalawang beses siya nagkibo. Pero wala po kami ganun palaking halaga, kaya hindi ko po siya naipakibo. Kahapon, nahirap na po siya, kaya sinugod ko ulit siya sa hospital. Kaya po inadmit namin siya ngayon, nasa provincial hospital po siya ngayon. Doon po siya naka-admit. Kaya po, kung sino man po yung mga tao na may mga mabuting kalooban na handang tumulong po kay Eric, nananawagan po ako. Sana po matulungan niyo si Eric sa operation niyo po. Para pong gumaling siya. Kaya wala naman po akong kakayanan na gastos na sandal ng pangangailangan ni Eric. Wala ka bang iba pang nalalapitan para hingian ng tulong? Wala po. Ang alam ko lang po sa mga SWD, kailang hindi po sasapat yung tulong na ibibigay nila. Kasi sa gamot lang po ni Eric, kulang pa po. Sa mga kamag-anak ni Kuya Eric? Mga kamag-anak po ni Kuya Eric. Sa ngayon po, mayroon tayong pandemic sa ngayon, kaya wala po silang maitulong sa akin kasi yung mga kinikita nila sa araw-araw, tama lang po sa pamilya nila. Kaya po, sana matulungan niyo po si Eric. Mamagawa po ako na sa mga tao na may mabuting kalooban na habang maaga pa po, matulungan niyo si Eric. Kasi po sa ngayon, hirap na po talaga siya. Kahit kausapin po, hindi na po talaga siya magkausap ng maayos. Meron siyang oxygen. Meron po. Hindi na po halos tinatanggal yung oxygen niya kasi hindi na po talaga siya nagkakahinga pag tinatanggal po yung oxygen niya. Sino bang tayo ngayon doon sa tindahan? Kapatid ko po. Tapos saan nang babantay po doon ngayon sa hospital yung anak kong panganay po na 15 years old. Halinhinan kayong dalawa. Opo, alas wala na po lahat kaming pahinga. Ano tapag kahit pagtulog, hindi na din po kami makatulog. Kahit tubig ba, hindi nakakainom si Kuya Eric, hirap din siya. Hirap din po siya sa pag-inom ng tubig. Pinom siya ng tubig konti lang, tapos niluluwa na din niya. Yung pagkain niya naman po, dalawa na po siya, ayaw na niya, sumasakit na yung tiyan niya. Nakabitin ko nga kanina ng catheter, puro dugo ang lumalabas. Ah, may catheter na rin? Opo. Naawa ba siya, puro dugo na yung nilalabas yung inikiki niya kanina.
Ibig sabihin, hirap na din siyang umihi kung walang catheter. Ano? Diyos ko. Sana may tumulong sa atin. Sana po madalawin niyo. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. Awa mo nga niya po ako kahilig. Para makasurvive si Kuya Eric, ano? Yan sana po mga kaibigan, may mga taong may mga ganito ang puso. Alam ko marami pa po kayo na mga mababait. Please, pakitulungan po natin si ate para po kay Kuya Eric. Ano? Dahil si Kuya Eric po ay hindi masama ba ang lagay talaga ni Kuya Eric? Masama na ang lagay. Kung hindi maaagapan na maoperahan. Kaya doon po sa mga kaibigan po natin na may mga ganito ang puso, please. Help and support to Kuya Eric para po makasurvive po siya. Kasi dito po sa aming probinsya, kulang po yung mga facilities sa mga hospitals. Kaya inaalaw po ng doktor si Kuya Eric doon na sa Manila mapaoperahan para malaki yung chance na makasurvive at makarecover si Kuya Eric at magpatuloy yung kanyang buhay. Ate, meron kasing padala dito ang sponsor ko, pero ito ay para dun sa pinapagawa naming bahay sa Barangay Sabang, Vinsons. Siguro hindi naman yun magagalit kung babawasan ko ng kahit 1,000 para ibigay sa iyo. Ano? Para kahit pa may pangdagdag sa panggaragastos ninyo araw-araw sa hospital, ha? Ito, pasensya na po doon sa sponsor. Kung babawasan ko po ng 1,000 pesos, iyon pong padala po ninyong budget para po doon sa pagpapabahay, doon po sa pamilya ng na nakatira sa kulungan ng baboy. Ayan, binawasan ko po ito ng 1,000, iyon pong padala po nyo. Sana po huwag po kayong magalit sa akin. Naawa lang po kasi ako sa asawa ni Kuya Eric at kay Kuya Eric. Ate, diyan muna itong 1,000 upo. Pasensya na ate, ha. Salamat po. Bibili ko po ito ng gamot ni Eric. Pasensya na din po ito sa sponsor na pinanatan ko. Salamat po. Ano pa na po mga gadugam ito ng gamot ni Eric. Huwag kang mag-alala, maiintindihan naman tayo noon. Hindi yun magagalit. Sa akin po, ito mo po, importante yung kagahit anong material na panay, kahit alam po, at importante po sa akin, mamalik po si Eric. Kahit po mo ng pera, hindi mo mayaman din po. Gusto ko lang po gumaling si Eric. Pray lang, siguro dagdagan pa natin yung pray natin, no? Hayaan mo at malipas din yan. Isang pagsubok yan sa buhay nyo. Oo, malalampasan din yan. Saan ka na madiretso nito? Uuwi muna po ako sa bahay kasi po umiiyak yung anak ko. Pag-ainin ko muna po. Balik po ako ng hospital. Ay, sige, oo. Opo. At baka abutin ka pa ng malakas na ulan. Ano? O, sige, salamat. Ingat lagi, ha? Ikumusta mo kay Kuya Eric, ha? Opo. Pagaling ka mo, ha? Okay, sige, salamat. Salamat po.